Mapapansin po natin dito, etong asul na asul na tubig. Tingnan nyo yan, no? Ngayon lang ako nakakita ng cross na ganito, yung itsura. Parang tatlong cross yung nandito. Sino sir yung nagtayo niyan? Russian. Yung mga Russians. Nakita nyo naman yung kalabaw. Akala ko isasakay nila dito sa bangka. Pero dahil nga sa laki nito, kaya hinila lang to dito sa tubig. Napapanahon siguro na ipakita natin itong Tubabaw Island sa marami nating kababayan. Dahil nga sa isa to sa mga dahilan kung bakit mayroon tayong special na ugnayan sa mga Russians. Imagine, libu-libong Russians yung nagpunta dito at nanirahan sa islang to. Good morning mga ka-SEFTV, panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating explore ngayong araw. Ayan, so medyo na-miss po natin itong bahaging ito ng Pilipinas dahil nga sa ilang linggo nating inikot o binisita yung mga lugar dun sa Luzon. Ngayong araw ay pupuntahan po natin ang isa sa pinaka, yon makasaysayan, isa sa pinaka-memorabling isla na matatagpuan dito sa Pilipinas. Hindi lang para sa ating mga Pilipino, kundi para na rin sa mga dayuhang nagkaroon na ng espesyal na ugnayan dito sa Pilipinas. Pala ay nandito po tayo sa bagong Kapitolyo dito sa probinsya ng Leyte at makikita naman po natin dito kung gaano kalawak itong lugar. Mula dito sa bahaging ito ng Leyte ay magta-travel po tayo ng mahigit 3 oras papunta sa Guiuan Eastern Samar kung saan makikita yung islang ating bibisitahin ngayong araw. Dahil nga sa limitado yung oras natin, kaya umpisa na po natin ang ating biyahe. Let's go! Welcome to Tacloban City, the gateway to Eastern Visayas. May sticker ka? Meron. Anong pangalan mo, sir? Bibong Motovlog. Ayan, so shoutout po natin sa sir Bibong Motovlog. Wow! San Manico Bridge! At matapos ang mahigit sa 2 oras sa travel mula sa Tacloban City, ay narating na rin po natin itong bahaging ito ng Eastern Samar. Sa intersection na to, dito naghihiwalay yung kalsada na papunta sa Burongan City at papunta naman sa Guiuan Eastern Samar. Dahil nga sa inaantok po tayo kanina pa dun sa naging biyahe natin, kaya nagkatupo muna tayo dito. Ayan, marami po yung mga munting tindahan na nakapwesto dito para sa mga biyaherong gustong magkape, gustong mag-snack at kumain. Okay, so mula dito ay magta-travel lamang tayo ng halos 1 oras papunta sa bayan ng Guiuan kung saan tayo sasakay ng bangka patawid doon sa Tubabaw Island. Handog ng seftv, ang isa na namang napakagandang tanawin na makikita natin dito sa Eastern Samar. Yan ha? Grabe! Asul na asul! Maliban dito sa mga tricycle, isa din sa mga pangunahing mode of transportation dito sa Guiuan, dito sa bahagi ito ng Eastern Samar, ay etong mga jeep. Iyon ah, Burongan, Guiuan. Yes.
So magtanong-tanong po tayo dito kung saan ang sakayan papunta sa Tubabaw Island. Dito tayo sa mga veterano. Ay, nagtikap to at Tubabaw. Thank you, thank you. So dito daw yung sakayan papunta doon sa Tubabaw. Matapos ang mahigit sa 3 oras na travel mula sa Tacloban City, ay narating na rin po natin itong bahaging ito ng Guiuan. Yan. So nandito po tayo ngayon sa Barangay Lupok, kung saan dito yung sakayan patawid dito sa Tubabaw Island. Napakalapit lang pala nitong isla dito sa mainland ng Guiuan Eastern Samar. Makikita po natin dito yung mga maliliit na bangka na pwede nating masakyan patawid dun sa isla. Yon, ito yung mga bangkero na nag-aabang o nag-aantay ng mga pasahero na tatawid dito sa isla. Sir, magkano po yung pamasahe patawid doon sa isla? Kung isa ka lang, 30. Pero pag tatlo na kayo, 10 piso lang. May minimum kasi kami 30. Pero pag maglampas na ng tatlo, 10 piso lang. Etong mga bangka na nakadaong dito, yung ruta lang nito ay dyan lang o merong iba pa? Kahit saan yan. Kung saan gusto ng pasaheros, doon ang punta din yan. Ayan. So pwede po natin itong arkilahin. Halimbawa, gusto po nating ikutin itong Tubabaw Island sa pamamagitan ng bangka. So safe naman po dito yung ating motor. Mababait yung mga tao dito, kaya okay na po yan. Tawid na po tayo. Sir, thank you ah. Akala ko magka-travel tayo ng mahigit 1 oras papunta dun sa isla. Kasi kung titingnan natin sa mapa, parang marami itong isla at hindi natin alam kung saang isla talaga yung pinaka-destination natin. So dito, nagtanong-tanong po tayo kung ano yung isla na may marker. At yan lang pala yung isla na pupuntahan natin. 5 minutes mula dito sa pondohan. Sir, sa isang araw, nakakailang pasahero kayo? Marami, sir. So marami talaga yung residente dito? Limang barangay. Grabe oh, parang nasa popular na pasyalan tayo. So ito naman yung mga bangka na nag-aantay naman sa mga pasahero na pabalik dun sa mainland. Okay. Sir, good morning. Saan po dito yung mga habal-habal? Doon pa sir, mayroon pa hinatid ng mga Pero babalik yung dito. Hintay lang kayo, sir. Ah, sige. Habang inaantay po natin yung mga habal-habal, silipin po muna natin. Etong kanilang port area. Bukod dito sa mga bangka na nag-aantay ng mga pasahero, mapapansin po natin dito, etong talaga namang asul na asul na tubig. Tingnan nyo yan, no? Yung mga bangka, parang nakalutang dahil sa linaw ng tubig. Yun. So, makikita din po natin dito yung mga naglalakihang fishing boat. Ayan. Mamaya, tatanungin po natin kung gumagana yan at bakit nandito sa bahaging ito ng isla yung mga naglalakihang fishing boat. Dito sa Tubabaw, ilang barangay yung nandito? 5. May mga kalsada na. Meron, pero mahihirap pupuntahan doon. Malalim. Simento, sir. Meron ba dito mga magagandang beach, may mga white sand, ganon? Oh, wala dito. Doon sa ano, Natunglan. Natunglan. Ano yun? Isla? Island, ganon. Tara, hindi na umuulan. Ayan, so mula dito, sasakay po tayo ng habal-habal, papunta doon sa sentro nitong isla, kung saan makikita yung marker. Ano yan, sir? Sir, thank you, ha? Gasolina. Oh, kaway muna, kaway. Okay na yung gasolina. Ano yan? Thank you. So itong Tubabaw Island, isa to sa mga
hindi pa gaanong nade-develop na isla dito sa Eastern Visayas. Kaya yung mga kalsada dito, makikita po natin na ganito pa yung kondisyon. Bagamat accessible na yung lahat ng barangay dito, yung tanging sasakyan naman na nakakapunta doon ay etong mga motorsiklo. Tapos ang mayigit sa 5 minutong travel mula dun sa port area nitong Tubabaw Island ay narating na rin po natin etong sikat na marker. Ayan. Tinanggap ni Pangulong Elpidio R. Quirino ang halos 6,000 refugees mula sa iba't ibang bansa sa kabila ng mga suliraning hinaharap ng Pilipinas dulot ng ikalawang digmaan. Inilikas ang mga refugee sa Tubabaw upang makaligtas sa sapilitang pagbabalik sa Union of Soviet Socialist Republics dulot ng paglaganap ng kilusang komunista taong 1949. Umpisang nagsidatingan dito yung mga refugees. So, ibig sabihin, hindi lang isang barko yung dumaong dito. Talagang marami yung mga barkong nagpunta dito, lulan yung mga Russians. Taong 1953, tinanggap na rin sila ng iba't ibang bansa tulad na lamang ng United States, ng Australia, para nga mabigyan sila ng permanenteng tahanan. So, napapanahon siguro na ipakita natin itong Tubabaw Island sa marami nating kababayan dahil nga sa isa to sa mga dahilan kung bakit mayroon tayong special na ugnayan sa mga Russians. Hindi biro ang tanggapin ang mga libu-libong refugees, lalo na isa tayo sa mga bansang nagre-recover pa lang noong panahon ng pandaigdigang digmaan. Pero sa kabila niyan, nagbukas tayo ng pintuan para sa mga Russians. At pansamantala muna nating binigyan sila ng tirahan, parang pinagbakasyon po natin yung mga Russians. Sa ganda kasi nitong lugar, nakita nyo naman kanina kung gaano kalinaw yung tubig, kung gaano kaganda yung mga tanawin dito. Kahit na sino, ay parang nagbabakasyon lang dito. Sir, bakit may bolang po kayo dito? Para di malaglag ako. Kaya pala. Para pagpapreno, hindi malalaglag si sir kasi may extension ng upuan, yung bola. Tingnan mo. Spalding. Okay. Bomba. Nakaapak ako dito ng landmine. Ayan, so pupunta naman po natin ngayon yung simbahan na itinayo ng mga Russians. Mapapansin po natin dito na halos mabalot na ng damo itong daanan papunta doon sa simbahan. Pero tuwing pumupunta daw dito yung Russians para nga sa commemoration o sa celebration na ginaganap dito taon-taon, inaayos itong kalsada. Tinatabasan ng damo at nilalagyan ng mga palamuti dito. Ito na yung krus na. Sino sir yung nagtayo niyan? Russian. Yung mga Russians. May ginawa nila simbahan dati na sira yung bagyo. So makikita po natin dito yung sahig nung simbahan ay tinayo ng mga Russians dito. Yan. Dahil nga sa katagalan at sa dami ng mga bagyong dumaan na dito sa Eastern Samar, kaya etong sahig na lang yung makikita natin dito. Mayroon ding cross na nagsisilbing palatandaan na dito yung simbahan ng Russians. Ano ba sila sir? Katoliko? Oo. Ngayon lang ako nakakita ng cross na ganito, yung itsura. Parang tatlong cross yung nandito. Cross sa taas, sa gitna, at dito sa baba. Pakiramdam ko parang bumabalik tayo sa unang panahon dahil nga sa mga historical sites na tulad nito
Imagine, libu-libong Russians yung nagpunta dito at nanirahan sa islang to. Grabe. Bagamat merong limang barangay, etong Tubabaw Island, yung pinuntahan lang po natin ngayon ay etong barangay San Juan. Kasi ayon dito sa ating driver ng motor, napakahirap ng kalsada papunta dun sa ibang barangay. Abutin tayo ng ilang oras para malibot etong buong Tubabaw Island. Eto sa Sir Ricky Balano, yung nagsilbi nating tour guide, kababayan natin, taga-Tanawan Leyte. Ayan, thank you sir ha. Ingat, okay. So nakita nyo naman kanina yung kalabaw. Akala ko isasakay nila dito sa bangka. Pero dahil nga sa laki nito, kaya hinila lang to dito sa tubig. Marunong palang lumangoy yung mga kalabaw. Tulad ng mga aso, baka. So tayo lang yung hindi marunong lumangoy. So yung mga bangka na yan, mapapansin po natin nakadaong po sila dito. Kasi mayroong low pressure area, yon LPA. Kaya pansamantala po muna silang idinaong dito para safe. Hindi tangayin ng malakas na alon. Kasi nga nandito tayo sa eastern side nitong Eastern Visayas kung saan malakas yung alon pag mayroong mga LPA o bagyo. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Santo Niño, Tangay? Yes, sir. Ng Guiuan Eastern Samar. Napansin po natin na marami tayong mga subscribers dito. Yes, ito po sir. Si Ma'am Gina, masugid natin na taga-subaybay. So isa sa mga napansin ko dito, kaya huminto tayo. Etong kanilang buhangin, grabe. Tingnan nyo kung gaano kaputi yung buhangin dito. Etong tambak ng buhangin dito, gagamitin po ito dito sa ginagawang simbahan. Itong sahig ng simbahan ay puting-puti dahil nga sa white sand yung ginamit dito. Sa wakas ay nakita na rin po natin ang isa sa mga islang talaga namang may pagmamalaki ng Pilipinas. Bukod kasi sa taglay nitong yaman ng dagat, mayaman din yung kasaysayan dito. Lalo na special ang islang to. Hindi lang para sa ating mga Pilipino, kundi para na rin sa mga Ruso. Sa susunod, marami pa po tayong bibisitang mga isla na tulad ng Tubabaw Island, mayaman sa kasaysayan. So sa ngayon, yan lang po muna at samahan niyo po ako sa susunod ko pang mga vlogs. Huwag niyong kalimutang i-like at i-share itong video na to at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.